May mga pangyayari sa buhay natin na ayaw na nating maalala. Hindi nagdudulot iyon na matinding trauma sa ating buhay. Ngunit paano kung ang nangyaring iyon ay magbibigay pala sa atin ng malaking pagbabago sa hinaharap? Katulad na lang ni Jana. Wala siya sa sarili habang binabagtas ang madilim na bahagi ng kalsada. Tulala siya at tila lutang ng mga oras na iyon. Magulo ang isip na parang nawawalan ng pag-asa. Sa kasamang palad kasi ay isa siya sa napiling matanggal sa pinapasukang pabrika. Nalulugi na ang kanyang kumpanya kaya nagbawas na ito ng mga tao. Sa panahon pa naman ngayon ay mahirap makahanap agad ng trabaho. Sa tulad niyang hindi man lang nakapagtapos ng high school. Matapos maulila sa mga magulang ay siya na ang nagtaguyod sa kanyang tatlong kapatid at hindi niya alam kung paano pa susuportahan naman ito. Ngayon wala na siyang trabaho. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa isang eskinita. Wala sa sariling tinapunan niya ito ng tingin. Kitang-kita niya ang dalawang lalaki habang pinagtutulungang bubugin ang isang lalaki. Nalulugo-lugo na dahil sa walang humpay na suntok at tadyak na inaabot nito mula sa dalawa. Naramdaman ni Jana ang panginginig ng katawan kasabay ng pagdalo ng luha sa kanyang mamata. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang ganong eksena kung saan namatay ang tatay niya mismo sa kanyang harapan na nagdulot ng labis na trauma para sa kanya. Dahil sa masasamang loob kaya sinahapit nila ang ganitong buhay. Kayod kalabaw ang ginawa niya para lang mabuhay. Nang mamatay kasi ang tatay niya, ay sumunod na rin nawala ang nanay niya. Hindi kinaya ang lungkot sa pagkawala ng haligi ng tahanan. Nakita pa niyang kinakapkapan ng dalawa ang kaawawang lalaki na napaupo na rin dahil sa tinamang sugat sa katawan. Ngunit lalong nalaki ang mata ni Jana na maglabas ng kutsilyo ang isa pa at mukhang desidido na ito na tapusin ang buhay ng kaawa-awang lalaki. Matinding galit ang nararamdaman niya sa kapinahidang luha. Maging ang panginginig ng katawan ay pilit niyang pinaglabanan. Pakiramdam niya ay muli siyang bumalik sa eksena noon kung saan namatay ang tatay niya. Natagpuan niya na lang ang sarili habang papasugod sa dalawang lalaki habang hawak isang matigas na kahoy. Yeah! Sigaw ni Jana habang walang humpay na pinaghahampas ang dalawang lalaki na hindi nagawang kumilos dahil sa kabiglaan. Masking siya ay hindi alam ang ginagawa. Namalayan niya na lang na kumaripas ng takbo ang dalawang lalaki. Agad niyang nabitawan ang kahoy dahil sa kabiglaan, hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob para gawin ang bagay na yon. Napalingon siya sa lalaki nang marinig niyang umungol ito. Hindi kagad siya nakalapit dahil sa mga dugong nakita niya, muli ay pinanginginigan siya ng katawan dahil sa trauma na parabang nakikita niya ang sinapit ng ama. Ngunit pinaglabanan niya ang nararamdaman at nilapitan na ito na tila wala ng buhay kaya nataranta siya at iniwan saglit ang lalaki para humingi ng tulong para maisugod ito sa ospital. Sa waiting area tulala siyang nakaupo ngunit kumalma na rin siya ng malamang buhay pang lalaki. Ilang saglit pa ay may dumating na matandang lalaki na humahangos agad itong dumiretso sa information area. Sa tingin ni Jana ito ang kamag-anak na lalaking binugbog kaya tumayo na siya para lisanin ang lugar na iyon. Naabutan pa niya ang mga kapatid na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang inuupa ang bahay. Ate, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinihintay. Tanong sa kanya ni Yula. Bakit gising pa kayo? Di ba dapat natutulog na kayo? Hindi pa kasi kami kumakain eh. Wala na tayong bigas. Gutom na kami ate. Ha? Naku. Ganun ba? Sige, bumili ka doon. Akma niyang dudukutin ang pera sa bulsa. Nang matigilan siya, naipambayad nga pala sa ospital ang huling sinweldo nang maghingi ng deposito ang ospital na pinagdala niya sa lalaki. Bigla ay nanlumo siya. Iyon ang huling pera niya. Sana pala ay siningil niya ang kamag-anak ng lalaki ngunit nawala na yon sa isip niya. Akin yung pera ate para makabili na ako. Muling agaw ng kapatid sa atensyon niya. Ako na bibili. Puntahan mo na ang kapatid mo sa kwarto. Tatawagin ko kayo pagkakain na. Mabuti na lang at pinautang siya ng bigas at dilata sa tindahan ngunit bago iyon ay nakarinig muna siya ng mga masasakit na salita mula kay Aling Mila na siyang may-ari ng tindahan. Mahaba na rin kasi ang listahan ng utang nila na hindi pa niya nababayaran
Nang gabing iyon ay hindi siya dalawin ng antok. Hindi niya alam kung paano na sila ng mga kapatid. Ngunit hindi siya papayag na mamamatay sila sa gutom. Gagawa siya ng paraan. Ikaw naman kasi sis, ayaw mo pang pumayag na ipasok kita sa bar na pinapasukan ko. I'm sure maraming customer ang magkakandarapa sa iyo. Gustong gusto nila ang mga sariwang babae na gaya mo. Tiyak na malaki ang kikitain mo. Pangungumbinsi ng kaibigang si Alicia. Nangasim ang mukha ni Jana sa sinabi ng kaibigan at sunod-sunod na pailing. Dancer sa isang club ang kaibigan ngunit alam niyang hindi lang iyon dahil nagpapa-take out din ito sa mga mayamang customer. Di bali na magutom sila, hindi niya papasukin ang ganung klase ng trabaho. Di bali na marami namang mas marangal na trabaho dyan na pwede kong pasukan. Tugon ni Jana sa kaibigan. Grabe ka sa akin sisa, nakaka-heart ka ng feelings. Sabi ng kaibigan saka umirap. E ano na bang plano mo? Alalahanin mo may mga kapatid ka at hindi ka mapapakain ng prinsipyo mong iyan. Muling wika ng kaibigan saka naglabas ng sigarilyo. Saka iyon sinindihan. Napabuntong hingan lang si Jana at matamang nag-isip. Sa ngayon ay kailangan niya ng makahanap ng bagong trabaho kaya wala na siyang inaksaya pang oras ngunit talagang mailap ang swerte sa gaya niyang walang tinapos. Agad siyang nireject kapag nakita na ang resume niya. Sobra naman sila. Janitress lang naman ang ina-applyan ko. Gusto pa nila college level? Walis at basaan lang naman ang hawakan ko ah. Grabe ang tataas ng standard. Himutok ni Jana sa sarili habang naiiyak na nakaupo sa isang waiting shed. Pagod na siya dahil kanina pa siya naglalakad para maghanap ng trabaho. Hindi siya pwedeng sumakay ng jeep dahil kailangan niyang tipirin ang kaunting pera na nahiram pa niya sa kaibigan. Naliligo na rin siya sa pawis at kanina pa nagugutom. Kapilang kasing almusal niya dahil mas prioridad niya ang mga kapatid. Ilang araw pang lumipas sa hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho. At dahil doon ay pinalaya sila sa kanilang inuupahan nang malaman na may-ari na wala na siyang trabaho. Sinubukan niyang mabakaawa ngunit salip ay kinutya lang sila at saka pinagagis ang mga gamit nila sa labas. Kaya ng araw ng iyon ay natikman nila ang manirahan sa ilalim ng tulay. Gusto niya ng sumuko at mag-iiyak ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa mga kapatid. Kaya pinilit niyang magpakatatag. Ate, dito ba tayo matutulog mamayang gabi? Tanong sa kanya na bunso nilang kapatid. Gustong maiyak ni Jana habang nakatitig sa kapatid. Nanon ay punong-puno ng pagtataka ang lumarawan sa mukha. Oo pero pansamantala lang naman, aniya. Napilit na pinasigla ang sarili ngunit lalo lang lumarawan ang pagtataka sa inosente nitong mukha. Mas masarap nga matulog dito kasi malamig, hindi gaya sa tintiran natin noon. Napakainit, diba? Pero ate, baka may mumu dito. Natatakot pa rin wika na bunsong kapatid. Sige, ganito na lang. Babantayan kita, tabi tayong matulog kaya huwag ka na matakot, okay? Okay ba yun? Aniya saka ginulo ang buhok ng kapatid na noon ay napangiti na. Nang gabing iyon ay walang patid ang pagtulo ng luha ni Jana sa sinapit ng kanilang buhay. Awang-awa siya habang pinagmamasdan ang mga kapatid. Nanon ay himbing ng tulog. Ngunit sa kabila nun, ang matinding determinasyon na lalong magsikap para makahanap kagad ng trabaho. Pansamantala ay umiekstra siya sa palengke bilang kargador para kahit papaano ay may makain sila. Kapag sapat na ang kinita niya para sa buong araw na pagkain ay saka siya nagpapalakad-lakad sa kabuuan ng syudad para magbaka sakaling may tumanggap man lang sa kanya. Nabaling ang tingin niya sa isang building na kung saan nangangailangan ng isang front desk sa isang resort at restaurant ngunit nang makita niya ang qualification ay muli siyang nalumo at napaupo na lang sa isang tabi. Nakakainis talaga. Lahat na lang kailangan college level, himutok niya. Matagal siyang nanatili sa pwesto habang hindi may pinta mukha sa labis na pagkadismaya nang maramdaman niyang tila may nakasamid sa kanya kaya nagpalingalinga siya. Napansin niya isang kotse sa di kalayuan. Naaninag niya na may tao sa loob ngunit hindi niya na iyon pinansin pa at tumayo na siya sa pwesto.
Muli ay may panghinayang siyang napalingon sa building sa katumalikod na. Samantala, hingal kabayo naman ang matandang si Mang Philip habang papalapit sa kinaroonan binata. Puno ito ng pangamba dahil nawala na naman sa paningin ng alaga na mahigpit niyang binabantayan. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na hintayin mo ako? Nakalingat lang ako bigla ka namang nawala. Sermon ito sa binata na noon ay nakatutok ang atensyon sa cellphone at may pinapanood. Saan ka na naman ba nanggaling at bigla kang nawala doon sa kwarto mo? At akihin ako sa nervyos sa'yo. Chill ka lang, Manong. Wala naman nangyari sa akin masama, diba? Okay lang ako. Tugon ni Sin saka muling ibinalik ang atensyon sa pinapanood sa cellphone. Napapailing na lang ang matanda matapos kasi ang insidenteng iyon ay nagkaroon na siya ng trauma. Mawala lang ang binata sa paningin niya ay abot-abot na ang nervyos nito. Teka nga lang, Manong. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo na buong araw akong bantayan? Kunot ang noo na tanong ni Sin sa hinihingal pa ring matanda. Bunang pa siya ko iyo. Sa ayaw man at sa gusto mo, palagi na akong nakabuntot sa'yo. Para bantayan ka, iyon ang bilin sa akin ng dad mo. Naku naman, para naman akong bata niyan. Mukhang nakalimutan ni dad na matanda na ako. Kamot ulong tugon ni Sin. Well, okay sige, ikaw ang bahala. Sakto manong dahil kailangan ko talaga ang tulong mo. Nakangiting wika na binata. Ha, tulong? Ano bang balak mong gawin, bata ka? Kinakabahan na naman ako sa'yo eh. Tugon na matanda. Chill, pura good cause tong gagawin natin, Manong. Ani ni Sin. Hindi na nag-usisa pang matanda kahit duda ito sa balak gawin ng alaga. Ang malagay pumayag na itong maging personal bodyguard ng lalaki. Nang sunod na araw ay naging normal lang naman ang mga kilos ni Sin. Araw-araw itong pumapasok sa opisina. Gaya ng nakagawian, nakikipagkita sa mga barkada, dumadaan sa gym at paminsan-minsan ay umiinom sa mga pub. Kaya naman, nawala na rin ang pangamba ng matanda dahil sa malaking pagbabago nito, ngunit isang bagay lang ang napapansin niya. Madalas na nakatamboy sa lansangan ang lalaki na tila ba may inaabangan at sinusubaybayan. My God, Jana, bakit hindi mo sinabi sa akin na pinalayas kayo ng matandang makukulam na iyon sa tiraan niyo? Kawawa naman ang mga bata. Nalalaki ang mga matang bulalas ni Alicia sa inamin na kaibigan. Sige na, iligpit niyo na ang mga gamit niyo at sa bahay na kayo tumira. Nakakahiya naman sa'yo. Sigurado ka ba? Nagdadalawang isip na tugon ni Jana, ayaw niyang maging pabigat sa kaibigan. Tumigil ka nga. Masuunahin mo pa ba ang hiya? Paano kung magkasakit ang mga kapatid mo o kaya ikaw? Grabe ka. Paano mo nasikmurang tumira sa ilalim ng tulay? Hindi na nakatanggi pa si Jana nang ito na mismo ang magligpit na mga gamit nila sa kasila nito. Dinala sa apartment na tinutuluyan nito. Wow sis, kailan ka pa nakabili ng ganito kagandang bahay? Hindi ko nga pala naikwento sa'yo may bago akong sugar daddy at narigalo niya sa akin apartment na ito. Hala, may kabit ka? Nanlalaki ang matang bulalas ni Jana. Gaga, biudo iyon. Amoy lupa na pero pwede ng pagtiyagaan. Ang importante yung datong. Yung datong sis, anito na binubuka-buka pa ang palad. Sira ka talaga. Natawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Oops, may mga bata pa lang nakikinig. O siya, pasok na kayo sa magiging kwarto niyo. Maligo kayo ah, ang babantot niyo. Agad na tumalima ang mga kapatid ni Jana sa sinabing iyon ni Alicia. Napapangiti siya dahil sa kabila ng lahat maswerte pa rin siya dahil may kaibigan siyang pwedeng lapitan. Nakakaloka ka. Ginawa mong daga ang mga kapatid mo. Siya nga pala, kamusta ng paghanap mo ng trabaho? Bigla ay naglaho ang ngiti ni Jana sa kananlumo na maalala ang isang bakanting trabaho na nakita niya noong nakarang araw. Wala pa eh, puro college level kasi ang hinahanap nila. Ay, may solusyon na ako dyan sa problema mo sis. Ha? Anong solusyon naman? Sinabi ko naman sa iyo, diba, ayokong pumasok sa bar. Hindi yon. Iyong qualification sa trabaho ang tinutukoy ko. Pwede ka namang magpagawa ng peking diploma. Ha? Totoo? Hala, di ba may kaso sa mga ganong tao? Ayokong makulong, no? Sira ka talaga. Marami nang gumagawa nun ngayon. Hindi naman nahuhuli kaya sige na subukan mo na. Isipin mo ang mga kapatid mo. Nung una ay tumututol ang kalooban niya
Ngunit kung hindi niya gagawin iyon ay baka mamatay naman sila sa gutom. Hindi habang buhay ay dapat nilang iasa ang lahat kay Alicia. Dahil may mapangarap din naman siya para sa mga kapatid niya. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral ang mga ito para magkaroon ng magandang kinabukasan. Pansamantala ay nagtitinda siya ng mga basahan sa isang bangketa na inaangkat pa niya sa isang kakilala para kahit papano ay makatulong sila sa mga gastusin sa bahay. Nung una ay madalang lang ang mga bumibili sa kanya ngunit laking tuwa niya nang isang matanda ang lumapit sa kanya at inubos ang lahat ng kanyang panindang basahan. "Sigurado kayo, Manong, gusto niyong ubusin ang paninda kong basahan?" Nalalaki ang mga matang tanong niya. "Oo, iya, magkano ba lahat yan?" Kagad na binilang ni Jana ang basahan sa kamuling binalingan ang matanda. 2,000 pesos po lahat. Matapos magbayad ay tumalikod na ito. Sinundan niya ito ng tingin, nakita niya itong sumakay sa isang kotse sa di kalayuan. Ano kayong balak niyang gawin sa ganun karaming basahan? Ani niya sa sarili saka masayang binilang ang perang binayad ng matanda. Nangingiti naman si Sin habang pinapanood ang dalaga. Nanon ay tuwang-tuwa habang binibilang ang pera. "Look at her." Tuwang-tuwa na siya sa maliit na perang binayad niyo. Nangingiting wika ng binata kay Mang Philip. Nanon ay labis ang pagtataka dahil sa sandamakmak na pinabili niyang basahan. "Sabihin mo nga sa akin, Sin, ano bang plano mo sa ganito karaming basahan? Ito ba yung sinasabi mong for a cause?" "Huwag mong sabihin lahat ng mga nagtitindang iyan, ibibilhin mo lahat?" Natawa ang binata sa sinabing iyon na matanda. "Hindi kasi kita maintindihan eh, ilang araw na tayong palaging nasa kalye. Ni hindi ka na halos dumadaan sa resort, talagang magagalit na sa iyo ang dad mo." "Reklamo pa rin na matanda." "So nagre-reklamo ka na? But you said na willing ka na sundan ako wherever I will go, remember?" "Oo nga, sinabi ko nga iyon pero... pwede ba ipaliwanag mo muna kung ano bang plano mo? Kung bakit natin ginagawa ito?" Natigilan si Sin nang mapansing wala na sa kanyang pwesto ang dalaga kaya lumabas siya ng kotse ngunit tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Ang bilis niya namang nawala, pabulong niyang wika. "Sino bang hinahanap mo?" "Si Amazon Girl." Aniya habang nagpalingalinga. "Ha? Amazon Girl? Sino iyon?" Lalong nangunot ang nono matanda sa ikinikilos niya kaya para wala ng tanong-tanong ay sinabi niya ng lahat sa matanda na labis nitong ikinagulat. Samantala, sa kabilang banda naman hindi naman mapakali. Sa kinaupuan si Jana, magkahalong panlulumo at kaba ang nararamdaman niya habang hinihintay na tawagin ang pangalan niya para kunin ang pinapagawa niya mga peking papeles. Napilitan na rin siyang gawin ang mga bagay na iyon dahil alam niyang hindi niya mabubuhay ang mga kapatid sa pagiging kargador at pagtitinda lang ng basahan. Gusto niya naman ng disenteng trabaho. "Miss Jana Marasigan." Kagad siyang tumayo sa kinaupuan nang tawagin ang pangalan niya. Nanginginig pa ang kamay na kinuha iyon sa kamabilis ng tumalikod. Napabugas siya ng hangin nang makalabas sa naturang building para matanggal ang labis na tensyon na kanyang nararamdaman. "Nakakakaba pala, tama ba itong ginawa ko? Nakakainis talaga." Ani habang isa-isang tinitigan ang mga papeles. Pinakatitigan pa niya iyon ng maigi para makasigurong hindi malatang peke iyon. Ilang saglit pa ay nangislap ang mata niya na makita ang pangalan sa diploma. Pakiramdam niya ay totoong graduate siya ng college. "Miss, hindi tama iyan, maling-mali ang ginagawa mo." Muntik pang mapatalon sa gulat si Jana nang mapalingon sa tagiliran niya. Sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang lalaking nakasandal doon na nakatingin ng tuwid sa kalsada. Maya-maya ay dandan itong tumingin sa kanya. Napaawang ang labi ni Jana nang mapatitig sa namumungay na mga mata nito. Hindi niya maiwasang mamanga sa kagupuan ng lalaki lalo na't ngumiti ito. "Hi Miss Amazon Girl." Anito pa habang tuluyan ang lumapad ang ngiti ng lalaki. Napakurap-kurap si Jana at napalingon-lingon pa upang masiguro kung siya ba ang kausap ng lalaki. "Tayo lang dalawa ang nandito, Miss, and I'm talking to you. And like I've said, mali ang ginagawa mo." Muling wika ng lalaki. "Ha? Anong sabi mo?" Hinawakan niya na mahigpit ang mga papeles saka itinago pa sa likod. Gusto niya mawindang sa isiping baka pulis ito. Kaya nanlalaki ang mata niya sa takot. Gusto niyang kumaripas ng takbo. Paano na mga kapatid niya pag nakulong na siya? "Nagpagawa ka ng peking mga papeles, di ba? Galing ka sa loob, I saw you.
Ha? Hindi ah. Mabilis niyang pagtanggi saka napailing-iling. Mabilis na naagaw ng lalaki ang mapapeles at isa-isang tiningnan niyon. Hindi siya kaagad nakakilos dahil sa pag-akalang pulis nga ang karap mula sa pagiging tindera ng basahan at pagiging kargador. You are now a computer literate, ha? Wow, bulalas pa ng lalaki. Pinamulahan na mukha si Jana dahil siya. Inihintay niya na lang na damputin siya nito. Gusto niya nang maiyak ng mga oras na yon dahil sa takot, ngunit ibinalik ng lalaki ang mapapeles sa kanya. By the way, I'm seen. Inilahad nito ang kamay sa kanya saka magiliw ng umiti. Nalabis na ipinagtaka ni Jana. Finally, we met. Pinakatitigan ni Jana ang karap. Nagtataka siya sa ikinikilos nito na parabang kilalang kilala na siya ng lalaki. Maging ang pananamit nito ay pinagmasdan niya rin mula ulo hanggang paa. Casual lang ang pananamit nito na mukhang hindi naman pulis. Bakit nga ba niya iniisip na isa itong pulis? Hindi ka pulis? Paniniyak pa niya sa nangingiti pa rin lalaki. Pulis? Bakit? Nasa itsura ko ba ang pagiging pulis? Lalong lumapad ang ngiti nito. Nakahinga na maluwag si Jana, muntik pa siyang maihi kanina sa takot. Dahil sa pag-akalang pulis talaga ang karap. Kung ganon, bakit alam nito na naging kargador siya at nagtitinda ng basahan? May stalker ba siya o kaya admirer? Hindi niya na ito pinansin at tumalikod na. Kailangan niya na kasing punta na iyong bakanting trabaho na nakita niya noong isang araw. Hey miss, wait! Humabol ang lalaki at pumunta pa sa harap niya. Alam mo ba ang magiging kaso mo pag nahuli kang namimeke ng documents, ha? Ano bang sinasabi mo? Sinong namimeke? May ebidensya ka ba? Naiirita na niyang tugon sa lalaki. Ano bang problema ng lalaking ito at nangingialam? Inis niyang wika sa sarili. Nakita mo lang ako nang galing sa loob, inisip mo na agad na namimeke ako ng papel? Pinuntahan ko lang naman iyong kakilala ko, ah. Pagsisinungaling ni Jana. Desperado na talaga siyang ituloy ang plano. Hindi umumik ang lalaki at pinakatitigan lang siya na tila pinag-aaralan ang kilos niya kaya umiwas siya ng tingin. Okay, sige, ganito na lang. Saan mo ba balak gamitin iyan? Is it for work purposes? Maybe I can. Hoy, kung sino ka mang lalaki ka, wala akong panahon makipagkwentuhan sa'yo, no? Diyan ka na, nagmamadali ako. Ani Jana saka tumalikod na. Kailangan niya na agad makapunta sa naturang building dahil sa pangamba na makuha na ito ng iba. I just wanna say that I can help you. Tangi na sambit ni Sin habang habol ng tanaw ang papalayong dalaga. Samantala sa kabilang banda naman, laking pasasalamat ni Jana na bakante pang trabaho na gusto niya. Isang front desk sa isang resort and restaurant. Kahit naman mababa lang ang pinag-aralan niya, ay mabilis naman siya matuto ng mga bagay. Matapos ay pinaisked na siya para sa isang interview. Sa susunod mga araw, dumaan muna siya sa palengke para saglit na umextra bilang kargador. Para may pambili silang ulam nila para sa kanilang hapunan. Gabi na siya na makauwi. Habang naglalakad siya ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Kinabahan siya ng sobra dahil ang totoo ay matagal na niyang napapansin iyon na tila ba may laging nakamasid sa kanya. Muling sumagi sa isip niya ang nangyaring insidente kung saan may tinulungan siyang lalaki. Paano kung namukaan siya naman iyon at balak siyang gantian? Huminto siya sa paglalakad kaya naramdaman niya rin na huminto kung sino man ang sumusunod sa kanya. Ramdam niyang nasa likuran niya na ito kaya binalot siya ng labis na takot. Ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. Ayaw niya pang mamatay. Imbis na magtatakbo ay dandan niyang hinubad ang suot na sapatos. Nahiniram pa niya sa kaibigang si Alicia. Matulis ang takong nun at iyon ang gagawin niyang panghampas sa taong nasa likuran niya. Napapikit muna siya nang mariin sa kahumarap at sinugod ang nasa likuran niya. Saka walang tigil niya itong pinaghahampas. Hey, stop it! Ouch! Hiyaw ng lalaking pinaghahampas niya saka siya natigilan na makilala ang karap. Ikaw na naman? Gulat na bulilas ni Jana. Hindi kagad nakasagot ang binata habang hawak ang parteng pinaghampas niya. Anong ginagawa mo? Sinusundan mo ba ako? Muling tanong niya. Bakit ba bigla ka na lang nanunugod? Ano bang problema mo, Amazon girl? Ako dapat ang magtanong sa'yo. Anong problema mo at bakit mo ako sinusundan? Huwag kang assuming nagkataon lang na pareho tayo ng way na pupuntahan. Dito ako nakatira, tugon ng lalaki na tinuro pa ang bahay sa di kalayuan. Hindi iyon mapaniwalaan ni Jana habang tinatanaw din ang tinuro ng lalaki
kung saan maraming kabayan. Kung gano'n ay isa lang pala sila ng lugar na tinitiran, kaya pala alam na lalaking ito na umi-extra siya sa palengke at nagtitinda ng basahan. Alam mo, minsan boss-bossan mo yung pagiging matapang mo. Because maybe someday, it will cause your death. Ikaw rin no, tigil-tigilan mong palaging pagsulpot para kang kabuti. Aniya at tinalikuran ng lalaki. Hindi niya namalayan na muli pala siya nitong sinundan, kaya nagulat siya na muli itong magsalita. Oh, bakit nandito ka pa? Huwag mong sabihing dyan ka nakatira. Tanong niya sa katinuro ang katabing bahay. No, sa kabilang kanto pa ako. Napansin ni Jana na tila sinusuri ng lalaki ang kanilang tinitiran. Talagang nahihugaan siya dito. Feeling close na para pang matagal na silang magkakilala. Bigla na lang itong sumulpot kanina kung saan kumukuha siya ng peking documents. At ngayon naman ay mismong sa lugar nila pala ito nakatira. Natigilan si Jana sa pag-iisip nang maalala ang gabing iyon. Paano kung isa ito sa mga holdupper na bumugbog sa lalaki noon? At nagbabalak ito na gantian siya. Bigla ay pinalamigan siya sa isiping iyon. Itataboy niya na sana lalaki nang bigla namang bumukas ang pinto ng gate nila. Nandyan ka na pala sis, ani na Alicia, saka napatingin sa kasama niya lalaki. Oh, at sino naman ang gwapong lalaki nito ha? Kasunod doon, ang paglabas na rin ng mga kapatid ni Jana. Lalo siyang kinabahan paano kung pati mga kapatid niya madamay sa gulong ginawa niya. Ano pa pang ginagawa mo dito? Sige na, alis na. Pagtataboy niya sa lalaki. Sa kanya ito bagyang tinulak. Ah, wait. I just want to. No, wait, wait. Sige na, alis na. Matapos nun, ay hinila niya na rin ang mga kapatid na pumasok na sa loob. Saka iyon inilak. Anong nangyari? Lovers quarrel na agad? Bulalas ni Alicia. Hindi na muna ipinalam ni Jana sa kaibigan dahil baka ito ay matakot din. Hiling niya na sana ay nagkakamali lang siya nang iniisip dahil hindi niya talaga mapapatawad ang sarili pag may masamang mangyari sa mga kapatid. Samantala sa kabilang banda naman, nangingiti naman si Sin habang nasa labas pa rin ang gate ng bahay. Bagya siyang napanatag dahil nasa maayos na palang tirahan ang mga ito kasama ng mga kapatid. Masaya rin siya dahil magkakaroon na ito ng mas magandang trabaho at magiging bahagi pa ng kanilang kumpanya. See you soon, Miss Amazon Girl. Ani ni Sin sa sarili saka tumalikod na. Pigil naman ni Ma'am Philip ang pagtawa dahil sa nangyari. Palagi lang kasi itong nakasunod kay Sin kahit saan ito pumunta, at nasaksiyan nga rin ito ang ginawang pagampas dito ni Jana. Ikaw naman kasi, bakit pa ayaw mo pang sabihin sa kanya? Tanong na matanda. Naghintay pa ako ng tamang tiyempo. For now, nag-i-enjoy pa ako na kulitin siya. Para kay Sin, ang pangalawang buhay na binigay sa kanya ay itinuturing niyang isang malaking himala na ayaw niyang sayangin. Gusto niyang gamitin iyon sa kabutihan, lalo na sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Kung dati ay sakit siya ng ulo ng mga parents, ngunit ngayon ay titiyakin niyang magiging proud na ang mga ito sa kanya. Dahil mula ngayon ay ibibigay niya na ang kanyang buong atensyon sa kumpanyang pinagkatiwala sa kanya ng mga magulang. Isa pa, hindi na talaga siya makapaghintay na muling mag-cross ang landas nila ng babaeng itinuturing niyang hero. Samantala, abot-abot naman ang kaba ni Jana habang nasa harap na ng building kung saan gagawin ang kanyang interview. Ayon kasi sa nakausap niyang sekretary, nang tumawag ito sa kanya ay mismong ang boss ng kumpanya ang magsasagawa ng interview, kaya lalo siyang kinabahan. Sana lang ay hindi nito mahalata na peke ang mga dokumentong ipapasa niya. Grabe, front desk lang naman ang inaplayan ko, bakit kailangan boss pa nila ang mag-interview sa akin? Nakakaloka naman. Aniya, habang walang tigil sa pagpunas ng kanyang pawis dahil sa labis na kaba, ilang saglit pa ay narating niya na ang nasabing office kung saan isasagawa ang kanyang interview. Mula sa loob ay lumabas ang sekretary sa kinuha ang mga requirements, maging ang resume niya. Let's go inside. Naghintay na si Mr. Jimenez sa loob. Anito, Mr. Jimenez? Naku, baka siya iyong boss na mag-interview sa akin. Bantulot siyang tumayo mula sa kinaupuan, saka sumunod na sa babae. Malawak ang nasabing opisina, kaya iginala niya ang paningin sa kabuuan nito, ngunit nanlaki ang mata niya na makitang isang pamilyar na tao. Iyong lalaking palaging sumusunod sa kanya, si Sin. La, anong ginagawa niya sa lugar na to? Hindi kaya nagtatrabaho din siya dito? O baka naman maging dito sinusundan niya pa rin ako? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ni Jana dahil sa labis na pagkataranta,
Paano kung ibuko siya ng lalaki na peke ang mga papers niya? Pinandilatan niya pa ang lalaki nang tumingin ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Pabulong ngunit Marie niyang sabi. What are you doing, Miss Marisagan? Don't talk to him that way. He's our boss, Mr. Sin Jimenez. Tila iyon bomba na sumabog sa pandinig ni Jana. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Hindi kagad siya nakakilos. Nanlalaki ang mata niya habang nakatitig sa noon ay seryoso lang na lalaki. Have a seat, Miss Jana Marasigan. Panimulang wika na lalaki, hindi pa rin siya makapaniwala sa nasasaksihan ngunit wala na siyang nagawa. Nangilayin siya ng babae at alalayang maupo sa mismong harapan panisin. Kaya hindi niya alam kung saan siya titingin dahil sa magkahalong kabatiya. Gusto niya na sanang kumaripas na lang ng takbo. Dahil alam niyang hindi naman siya matatanggap sa trabaho dahil sa mga peking documents niya. So you are graduated from a university with a course computer literacy with a high grades. Napakagatlabi si Jana. Ramdam niya ang pagkasarkastiko sa boses ng lalaki kaya napayuko na lang siya dahil siya. And wow, you already have a lot of work experience, which means you deserve the jobs. Nanginis ba siya? Alam niya namang peke iyan. Pa-English-English pa, nakakainis. Hindi napigilan ni Jana ang mapairap. Gusto niya nang matapos ang eksenang iyon at hinihintay na lang na palayasin na siya. Okay, you are hired and you can start by tomorrow. Mabilis na napangat ang tingin sa Jana habang nalalaki ang mata na napatingin sa lalaki. Sir, are you serious? I mean, she can start as soon as possible? Hindi makapaniwalang tanong ng mismong sekretary ni Sin. Yes, at gusto ko ikaw mismo ang mag-train sa kanya at magturo ng mga dapat niyang matutunan. Is that clear? Sige po sir. Sabi ng sekretarya. Okay, we're done and welcome to the company, Miss Jana. Inilahad ng lalaki ang kamay nito upang kamayan siya ngunit hindi niya iyon tinanggap dahil di pa rin siya nakakabawi sa pagkabigla kaya mismong ang lalaki nang kumuha ng kamay niya at mga alis ng lalaki nang pigilan ito ng sekretary. Sir, remind ko lang po, you have a meeting at 2 PM with Mr. Fernandez and also at 4 PM with Mr. Madrigal. Napakamot ng ulo ang binata saka sinulyapan ang wristwatch. Guys, that's why I really hate this position. Meeting dito, meeting doon, walang katapusang meeting. Napapangiti naman ng hilaw ang sekretary. Habang si Jana naman ay tila lutang pa rin na nakamasid lang hanggang sa makauwi siya sa kanila ay lumilipad pa rin ang isip niya. Kahit papaano ay napanatag siya dahil hindi naman pala masamang tao si Sin. Ito ang may-ari ng kumpanyang ina-applyan niya at magiging boss pa niya na minsan ay tinarayan at nasaktan niya. Bakit niya kaya ginawa yun? Kahit alam niyang peke ang mapapil ko. Nagtataka man na masaya na rin si Jana. May maayos siyang trabaho at mapag-aaral na niya ang mga kapatid. Ngunit ang talagang ipinagtataka niya pa rin ay kung paano nalaman ng lalaki na naging kargador siya at nagtinda ng basahan sa bangketa. Naguguluhan man ay hindi na niya yon inintindi. Ang importante ay may trabaho na siya. Ilang araw pang lumipas ay naging okay naman ang lahat. Mabilis niyang natutunan ang mga itinuro ng sekretaryang si Miss Tanya bilang isang front desk ng isang resort. Ay marami siyang namimit na iba't ibang customer. Dayuhan man o Pinoy, madalas niya ring makita ang binata kasama mga taong may mataas ding posisyon. Minsan ay sa lobby pa ito nagsasagawa ng kanilang meeting. Hindi niya mapigilan ang matawa na lang sa sarili kapag naalala na pinaghahampas niya ito ng sapatos at pinagtabuyan pa kaya naman sa tuwing magtatama ang mata nila ni Sin ay agad siyang umiiwas ng tingin. Dahil na rin sa iya, ang inakala niyang masamang tao ay kagalang-galang pala at isang bilyonaryo. Ngunit ang inakala niyang isang masaya na sana ang pangyayari sa kanilang buhay ay biglang naputol nang minsang umuwi siya sa kanilang bahay. Nang gabing iyon ay nabutan niya mga kapatid na nasa labas ng kanilang tinitiran, bit-bit ang kanilang mga gamit. Nalaman niya mula sa kapatid na si Yula na may nangyaring gulo. Isang babae ang dumating at pilit silang pinapalayas at napag-alaman nila ang asawa iyon ng kasalukuyang nobyo ng kaibigan. Kung ganoon ay hindi pala totoong biyudo ang matanda. Ate, paano na tayo niyan? Saan tayo titira? Ayoko nang bumalik sa ilalim ng tulay. Naiyak na sambit ni Yula habang buhat ang bunsong kapatid. Hindi naman alam ni Jana kung ano ang isasagot sa kapatid. Ilang araw pa lang siya sa trabaho kaya wala pa siyang pera para sana
Sa maliit na kwarto, natutuluyan nila. Gusto niya namang maiyak, ang buong akala pa naman niya ay magtuloy-tuloy na ang swerte niya. Kaya labag man sa kalooban ay kailangan nilang bumalik sa ilalim ng tulay upang doon muna pansamantalang tumira habang hindi pa siya sumisweldo. Papansamantala lang naman ito kapag sumweldo na ako, makakuha na tayo ng bahay na matitiran. Pilit na pinasigla ni Jana ang boses para palakasin ang loob ng kapatid. Binungot niya na ang mga gamit saka binagtas nila ang madilim na kalsada. Ang luwang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ang naglandas sa magkabila niyang pisngi. Magmimistulan naman silang mga daga at titiisin ang lamig ng gabi. Ilang saglit pa ay isang kotse ang paparating at tuminto sa gilid nila. Iniisip niyang si Alicia iyon ngunit nagulat pa siya na makilala ang lalaki na bumaba mula doon. "Hey, saan kayo pupunta?" tanong ng lalaki. Hindi kagad nakaimik si Jana habang nakatitig lang kay Sin. "Lilipat ba kayo ng bahay? Bakit naglalakad kayo? Daig niyo pa ang nasunugan ah. Pinalayas kami sa bahay eh," sagot ng isa niyang kapatid. "Ano? Pinalayas kayo?" Di makapaniwalang wika ni Sin. "Pinalayas kami ng bruwa, tapon niyang gamit namin sa labas," muling sagot ng bata. Agad namang napatingin si Sin kay Jana upang siguraduhin hindi nagbibiro ang bata. "Totoo ba iyon?" paniniyak nito. Marang napatango-tango naman si Jana. "Pero may tutuluyan naman kami ng mga kapatid ko. Sa ilalim ng tulay na naman, iyang daming lamok doon ate," reklamo pa ni Yula. Naiyang sumulyap siya sa lalaki na noon ay matiim lang na nakatitig sa kanya. Saka ito napabuntong hininga at kinuha ang gamit mula sa kamay niya at dinala iyon sa compartment ng kotse. "Anong ginagawa niyo sir?" gulat na tanong ni Jana. "Doon na muna kayo sa bahay tumira. Mga katulong at si Mang Philip lang naman ang kasama ko doon." "Ha sir, anong sabi mo?" Nanlaki ang mata ni Jana sa gulat dahil sa narinig. "Wow ate, may matutuluyan na tayo." Bulalas ni Yula. "Hoy tumigil ka, nakakaya." Pabulong niyang saway sa kapatid. "Ano bang nakakaya? Hindi naman ako papayag na sa ilalim ng tulay na naman kayo tumira. Sige na, sakay na sa kotse." Agad naman tumalima si Jana at sumakay na sa kotse kasama ng dalawa pa niyang kapatid. Habang siya naman ay di pa rin makapaniwala at parang tood lang na nakatayo. Hindi niya lubos maisip na titira sila sa bahay ng kanyang boss. "Ate, lika na," tawag pansin sa kanya ng kapatid na ay nakapwesto na sa backseat. "Miss Marasigan, inutusan kitang sumakay na. I'm your boss, remember?" Ani ni Sin nang hindi siya tumitinag. Ilang sandali pa ay napilitan na siyang sumakay. Pansamantala lang naman iyon. Pag sumweldo na siya ay kagad din silang aalis. Mas gugustuhin niya na lang iyon kaysa bumalik sila sa ilalim ng tulay. Pare-pareho pa silang namangha nang marating nila ang mansyon ng binata. Isang matandang lalaki ang pinagbuksan sila ng gate at sumalubong sa kanila. Napatitig pa siya sa matanda dahil pamilyar ang mukha nito. Hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Ngumiti ang matanda sa kanya saka makahulugang tumingin kay Sin. "Dito na sila titira," ani ni Sin. "Ganun ba? Welcome home, iha." Ani to saka kinuha na ang kanila mga gamit para dalhin sa loob. "Wow, dito na ba talaga tayo titira ate?" Di makapaniwalang bulalas ng kapatid. Hindi alam ni Jana ang isasagot nang mapatingin kay Sin na noon ay nakangiti rin. "Oo, dito na kayo titira." Kagad na binuhat ni Sin ang bunso niyang kapatid. "Ikaw, gusto mo ba dito, little buddy?" Magiliw pa nitong tanong sa bata na sunod-sunod pang napatango dahil sa tuwa, lalo pang napahalakakang bata nang isa kayo ito ni Sin sa sariling batok. "Okay, tara na sa loob." Tuwang-tuwa naman ang iba pa niyang kapatid na sumunod na rin sa dalawa. Papasok ng bahay. Napakurap-kurap naman si Jana na tila hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Saka dahan-dahan na rin pumasok sa malapalasyong bahay na lalaki. Sa isang malawak na kwarto sila dinala ng binata. May dalawa itong kama at may balcony kung saan pwede silang magpahangin. Kagad na sumumpa ang dalawa niyang maliliit na kapatid sa kama at nagtatalon. Maging si Yula ay nakisali na rin dahil sa labis na tuwa. Naiyang sumulyap naman siya. Sa noon ay nangingiting si Sin na tila nasisiyan na rin sa nakakitang labis na tuwa ng mga bata. "Papasensya ka na sir ha. Naaabala pa namin kayo." Nahiya niyang wika. "Stop calling me sir. Wala tayo sa trabaho okay? Just call me Sin." Matagal niyang pinagbasta ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabuti nito sa kanya. Tinanggap siya nito sa trabaho kahit alam nitong peke ang mga papers niya at ngayon ay pinatuloy pa sa kanilang bahay. Gusto niya sana magtanong pa kung bakit nito ginagawa ang lahat ng iyon ngunit naunahan siya ng iya.
lalo na kapag bumabalik sa alaala niya na sinusungitan niya ito dati at pinag-isipan pa ng hindi maganda. At ngayon ay mistulay itong hero na bigla na lang dumating sa oras na kailangan niya. Hindi niya kalaing sa kabila ng kasamaan ng mga tao mula pa noong mapatay ang tatay niya at noong pinalaya sila sa tinutuluyan nila at maranasang tumira sa ilalim ng tulay ay may mga tao pa palang may mabuting kalooban. Hindi niya inaasang makikita niya ang katangiang iyon sa pagkatao ni Sin na isang mayaman. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Jana. Pinagtagpi-tagpi niyang lahat ng pangyari mula nang makita niya ito sa labas ng building kung saan siya kumuha ng peking mga papel na gagamitin para makakuha ng trabaho. Na minsan sundan din siya nito sabay ng kaibigan at nagawa pang magsinungaling na doon din ito nakatira. At ang nakakagulat pa ay alam din ng binata ang mga naging trabaho niya. Hindi kaya secret admirer ko siya? Ibig sabihin may gusto siya sa akin? Nanlalaki ang mata ni Jana sa naisip, saka natawa sa sarili. Grabe, napaka-assuming ko naman para isipin iyon. Ako na walang kahit anong pag-aari, magugustuhan niya? Baliw ka ba, Jana? Habang lumilipas ang mga araw, ramdam ni Jana sa sarili ang unti-unting paghanga sa binata dahil sa kabutiang pinapakita nito sa kanya at sa mga kapatid niya. Sa araw-araw na nakikita niya ito sa resort, sa tuwing magtatama ang mata nila ng binata, iramdam niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ayaw mo niyang aminin sa sarili ay talagang nahulog na ang loob niya para sa lalaking itinuturing niyang hero. Kabaliwan man, ngunit ang lihim na hiling ng puso niya na sana ganoon din ang nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Okay, kumain na tayo. Dinig na dinig ni Jana ang boses na yun ni Sin. Sa mga oras na yun ay alam niyang kasama na naman ito ang mga kapatid at sama-samang kumakain ng agahan. Napapangiti si Jana habang pinagmamasdan naman ito. Habang puno ng pagkain ang ibabaw ng lamesa, kitang-kita niya ang labis na kasiyahan sa mamukha ng kapatid, lalo na sa bunso nila na nakakandong pa kay Sin na tila ba nakakatagpo ng ama sa katauhan ng lalaki. Gusto niyang maiyak habang nakatanaw sa mga ito. Matagal na rin kasi niyang hindi nakita ang tuwa sa itsura ng mga kapatid. Hoy Miss Amazon Girl, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Come here. Tawag sa kanya ni Sin. Kagad na pinayad ni Jana ang luha. Hindi niya na malayang nakatanaw na pala sa kanya si Sin at ng mga kapatid. Ate, bakit ka iyak? Tanong na maliit niyang kapatid. Hindi ako umiyak. Napuwing lang ang ate. Ngumiti siya saka lumapit na at kinuha na ang kapatid sa kandungan ni Sin, ngunit hindi ito umalis at yumakap pa sa lalaki. Hayaan mo na mukhang mas gusto niya na ako kaysa sa'yo. Nangingiting tugon ni Sin. Natawa siya at ginulo na lang ang buhok ng kapatid. Madaya ka eh. Tinadaan mo sa dami ng pagkain. Pabiro niya ring tugon sa lalaki. Unti-unti ay nawala na rin ang pagkailang niya dito. Well, sorry ka na lang. Mas maganda ang naisip kong strategy para makuha ang loob nila. Tumawa si Sin kaya nagmistula iyong musika sa pandinig ni Jana. Kung ganun ay talagang porsigido itong makuha ang loob ng mga kapatid niya. Bigla ay pinamulan siya ng mukha. Ganun kasi ang style ng mga lalaki kapag nagpapalakas ito sa nagugustuhan ng babae. Kung ganun ay may gusto nga talaga si Sin sa kanya. Kung hindi ay bakit ito ginagawa ang lahat ng iyon para sa kanila. Muling naramdaman ni Jana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kaligayahan habang nakatitig lang kay Sin. Kailan kaya ito magtatapat ng pag-ibig sa kanya? Kung sakali ay hindi niya na ito pahirapan pa at sasagutin na agad. Ngunit ang kaligayahan iyon ay biglang nawala. Ang inakalang pag-ibig sa kanya na lalaki ay isang malaking pagkakamali pala nang dumating ang babae sa buhay ni Sin. At para naman kay Sin, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nakakabayad ng pagkakautang kay Jana. Ngunit alam niyang kulang na kulang pa iyon. Walang katumbas na halaga ang ginawa nitong pagligtas sa buhay niya nung gabing iyon. Para sa kanya isang hero si Jana na bigla na lang dumating sa oras na kailangan niya. Mula nga noon ay nangako siya sa sarili na hanapin niya ang babae at nang ganap na nga siyang makarecover ay binalikan niya ang iskinita kung saan nangyari ang krimen. Inalam pa niya ang CCTV ng lugar para makita ang nangyari ng gabing iyon at doon nga niya nakilala si Jana. Mabilis niya itong nahanap sa tulong ng mga pulis at mula nga noon ay palihim niya na itong sinusundan saan man ito magpunta. At mukhang nakiayon na rin ang tadhana dahil nagkataon pang sa mismong kumpanya niya ito nag-apply ng trabaho.
Ang totoo ay wala naman siyang interest na i-manage ang resort. Bata pa siya at gusto niya munang i-enjoy ang buhay at mag-travel sa iba't ibang bansa. Ang pagnanais na matulungan si Jana ang tanging nagtulak lang sa kanya para seryosohin ng kumpanyang pinagkatiwala ng mga magulang. Mukhang nag-i-enjoy ka na kasama si Jana at ang mga kapatid niya ah. Ani namang Philip nang minsan magkausap sila isang gabi Sardine habang nagpapahangin siya sa kasya nito. Inabutan ng isang bote ng alak. Napatango-tango si Sin, saka ngumiti. Maybe because I'm an only child ni na mom and dad. Kaya ganoon na lang ang tuwa ko nakasama sila. Napatitig ng makahulugan si Mang Philip sa kanya, saka ngumiti. Yun lang ba talaga ang dahilan? Napahinto sa pagtungga sa bote si Sin at may pagtatakang napatitig sa sinabing iyon na matanda. Ngunit kalaunan ay nakuha niya na agad ang ibig nitong sabihin. Ikaw mano nga, alam ko yung tumatakbo sa isip mo. And I'm telling you, mali ka nang iniisip. I just want to help. That's it. Okay, sige, sabi mo eh. Pero parang sobra naman yata. Napatirahin mo pa sila dito. Nangingiti pa rin wika na matanda na may himig na panunukso. Are you saying na hayaan ko nilang silang tumira sa ilalim ng tulay? Kung tutuusin, maliit na bagay lang to compare sa ginawa ni Jana. She saved me, with no doubt. Knowing na pwede siyang mapahamak. Napatango-tango naman ang matanda bilang pagsangayon na rin sa binata. Yes, at hindi lang yon. Nagawa pa niyang magbigay ng paunang bayad para lang magamot ka. That's exactly what I mean. Ibang klase, si Miss Amazon Girl. Diba? Aniya na punong-puno ng paghanga para sa babae. Eh kailan mo nga balak sabihin sa kanyang totoo? Hindi na nakaimik pa si Sin at muling tinungga ang bote ng alak. Ang totoo ay maraming beses niya nang tinangkang gawin iyon ngunit humahanap pa siya ng tamang tiyempo. Ang akala niya ay si Mang Philip lang ang magbibigay ng ibang pakahulugan sa espesyal na pagkikitungo niya kay Jana. Ngunit maging sa resort ay ganun din pala ang iniisip. Lalo't kalat na ang balita na kaagad niyang tinanggap ang babae sa trabaho at siya pa mismo ang nagsagawa ng interview dito. Marahil ay hindi rin makapaniwala ang mga tao na magugustuhan niya ang isang katulad lang ni Jana. Ipinagkibit-balikat niya na lang iyon at hindi na inintindi ang kumakalat na balita. Hi Cass, are you busy? Napangat ng tingin si Sin nang biglang pagdating ng pinsan na si Misty. Ilang araw nang dumating ito mula sa Amerika para magbakasyon sa Pilipinas. Oh, anong ginagawa mo dito sa opisina ko? I thought you were out for Baguio with your friends. Hindi kami natuloy for some reason. Nabubored ako sa bahay kaya naisip kong puntahan ka dito sa office mo. Sabi ng babae habang nangingiti na tila hindi makapaniwala sa nakikita sa kanya. At para saan naman yung iyang nakakalokong mangiti? Tanong niya na mapansing makahulugan ang ngiti nito. Naniribago lang kasi ako sa iyo. Dati kasi ayaw mo yung posisyon mo pero ngayon mukhang niyakap mo na ang pagiging business owner. Hindi niya masisi ang pinsan. Dati kasi ay marina pagtutol niya na i-manage ang business nila. Let's say, I'm getting matured enough. Aniya saka muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Or baka naman totoo ang narinig kong chismis. Na-inspired ka because of a girl. Anito, na inilapit pa ang muka at hinihintay ang magiging tugon niya. Kay Manong Philip mo ba nasagap ang chismis na iyan? Not just him but everyone. So totoo nga, and who's that lucky girl? Pretty rin ba siya like me? Saang pamilya siya galing? Sunod-sunod na tanong ito. At kailan ka pa naging chismosa ha? Ani ni Sin na pinisil pa ang ilong ng pinsan. Mukhang kalat na talaga ang balitang naliling siya sa isang babae. She's only a friend, a very special friend. Asus, pa-showbiz pang sagot nito. Kainis ka? Hindi ka na ani sa akin. Natawa na lang siya sa sinabi ng pinsan. Para sa kanya kasi, ay ayaw niyang seryosohin ang kumakalat na issue tungkol sa kanila ni Jana. Espesyal ang babae sa kanya. Dahil sa utang na loob niya dito. Pero hanggang dun lang at iyon ang nasisiguro niya. Ngunit mukhang interesado talaga ang pinsan na makilala ang babae kaya sumama pito sa kanya. Nakakawing pa ang braso nito sa braso niya habang naglalakad. Noon pa man ay very close na talaga sila ni Misty. Hindi lang pinsan ngunit isang kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Palibasa ay pareho silang solong anak ng kanilang mga parent. Malayo pa lang ay tanaw niya na si Jana. Sa pwesto nito habang kausap ang isang customer kaya nang mapadaan sila sa tapat ng babae ay kagad nitong binati.
Good morning, Jana. Napansin niya ang pumutla nito saka mabilis na umiwas ng tingin. So ikaw pala si Jana? Hi, I'm Misty. Maghihiliw ng pakilala ng pinsan. I guess ikaw yung sina naputol sa pagsasalita. Si Misty nang takpan ni Sin ang bibig nito saka hinila na paalis. Nagtataka namang sinundan sila ng tingin ni Jana. Bagamat nangingiti ay lata naman ang kirot sa mga mata ng dalaga. Bakit hindi mo ako pinakilala sa kanya? Ikaw talaga ayokong mailang kami ni Jana sa isa't isa. Kaya inapo kay, anaya saka muling sinulyapan si Jana sa pwesto nito. Special friend lang ba talaga? Eh bakit? Nagkakandaha ba iyang leeg mo sa kakatingin sa kanya? Tsaka, iba yung ngiti mo kanina. Panunukso pa rin ang pinsan. Hindi kagad na kay Mixisin, ramdam niya ang pamumula ng pisngi sa sinabing iyon ng kanyang pinsan. Ngunit pinilit niya maging casual. I can't blame you, Cass. She's pretty naman talaga. Nangiti pa rin wika nang nanunuksong pinsan. Napapailing na lang si Sin at pilit binabaliwala ang sinabi ng pinsan. Alam niyang kaibigan lang si Jana para sa kanya. Pero bakit ganun ang nararamdaman niya? Pero Cass, bakit siya? I mean, she's not rich as our family. Anong special sa kanya bukod sa she's pretty like me? Nangunot ang nonya sa sinabi ng pinsan. Ano bang ibig mong sabihin? Importante ba ang kalagayan sa buhay? Pag nagmahal ka, aniya ngunit ka agad ring natigilan. Bakit nga ba niya nasabi ang bagay na yan? Uy, seryoso na talaga ang pinsan ko. Special nga siya. Anito na lalang lumapad ang ngiti. Muli niyang sinulyapan ang dalaga sa pwesto nito. Paano nga kaya kung ang inakalang special lang na pagtingin bilang kaibigan para kay Jana ay pag-ibig na pala? Matagal niyang sinubaybayan ang dalaga at maraming pagkakataon kung saan nahumanga siya dito. Paano nga kaya kung ang simpleng paghanga ay mauwi sa totoong pag-ibig? Hindi naman mapakali si Jana sa pwesto niya. Halos magkanda bulul-bulul siya sa pagsasalita sa tuwing may nakakausap siyang customer. Hindi niya magawang mag-focus matapos niyang makita ang dalawa. Talaga palang napakaganda ng girlfriend ni Sin at mukhang mayaman gaya ng binata. Magkahalong sakit at iya ang nararamdaman niya dahil sa maling akala na may pagtingin sa kanyang lalaki. Ngunit bakit nga ba ginagawa ni Sin ang lahat ng bagay na yon para sa kanila? Pinatira sila at binigyan pa ng trabaho. Litong-lito na talaga siya at dahil hindi na siya komportable pa na makasamang lalaki sa bahay nito, ay nakabuo siya ng pasya. Nakapagsumweldo siya ay kaagad na siyang aalis sa mansyon. Iiwasan na niyang lalaki dahil ayaw niyang mas lumalim pa ang nararamdaman para dito. Kinagabihan ay muli niyang nadatnan ang mga kapatid sa sala kasamang lalaki. Napangiti siya na mapait habang tanaw mo ito. Matinding paghinayang ang nararamdaman niya. Ang lalaking ito na biglan lang dumating sa kanilang buhay at iniligtas sila sa maras na mundo. Naisip niya tuloy na isa itong anghel na ipinadala ng mga magulang para bantayan sila. Ngunit ang masaklap ay umibig siya dito. Ilang sandali pa ay nagawi ang tingin ng lalaki sa kinatatayuan niya. Hey Miss Amazon Girl, kanina ka pa ba dyan? Hindi siya tuminag at tila nananaginip pa rin na nakatitig lang sa lalaki kaya tumayo na ito saka lumapit sa kanya. Habang papalapit ito ay napapalunok siya gaya nung una niya itong makita ay di pa rin maiwasan na mamanga sa kagupuan nito. Anong problema? Bakit parang lumilipad ang isip mo? Nangingiting tanong ng binata. Napansin niya mga dangiti ni Sin na parabang napakasiyan nito at talagang in love kaya nanlumo siya at umiwas na ng tingin. Oo, wala naman, medyo napagod lang sa trabaho. Kargador nga sa palengke, kinaya mo iyan pa kaya? Kaya mo iyan. Pagpapalakas ng loob nito sa kanya sa pagkakalang pagod siya dahil sa nakikitang panlulumo niya. May pinatira nga pala akong food kay Yaya, hindi pa ako kumakain. Tara, sabihin na tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Jana habang muling napatitig sa namumungay na mata ni Sin. Gusto nitong kumain sila ng sabay nang sila lang dalawa na parabang gusto siyang masolo nito. Ngunit kaagad niyang pinigilan ang sarili. May girlfriend na ito at ayaw niya nang bigyan ng kahulugan ang simpleng pagyaya nito na kumain sila. Isa pa ay gusto niya talaga itong iwasan. Hindi na, busog ako. Aniya, sa kapilit ng umiti, lumarawan ang pagkadismaya sa itsura ni Sin. Ngunit iniwan niya na ito para punta ng mga kapatid. Inayan niya na ang mga ito na umakyat na sa kwarto. Ngunit nagpaiwan ang bunso nila dahil gusto pa nitong manood kaya
Hindi niya ito napilit. It's okay, ako nang bahalang maghatid sa kanya sa kwarto. In case na makatulog siya. Ani ni Sin. Nahihiya man si Jana ay wala na rin siyang nagawa. Mukhang napalapit na talaga ang bunso nilang kapatid kay Sin. Hindi na siya tumugon at tumalikod na kasama ang dalawa niyang kapatid. Sunod naman siya ng tingin ni Sin na tila nagtataka sa ikinikilos niya. Nakakaya, napaka-asyumera kong tao. Bakit ko ba naisip na may gusto siya sa akin? Nakakainis. Masyado kasi siyang papul, bait-baitan ang peg. Nang gabing iyon ay hindi naman siya nakatulog. Dahil hinihintay pa niya ang kapatid na noon ay nawiwili na kasama si Sin. Ngunit ilang sandali pa ay may narinig na siyang marahang pagkatok sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad sa kanyang lalaki. Buhat nito ang kapatid niya na noon ay tulog na. Naku, nakakaya naman, akin na. Mabilis niyang kinuha ang kapatid sa lalaki kaya hindi sinasadyang nagkalapit ang mukha nila Sin. Kapwa pa sila natigilan. Habang titig na titig sila sa isa't isa na tila kapwa ring na hipnotismo. Napapangiti si Sin habang tulala pa rin siya. Ito ang unang pagkakataong nakamoy siya na ganoong kabagong lalaki. Natauhan lang siya nang tumikim ito. Medyo mabigat ang kapatid mo ah. Ani ni Sin na nangingiti pa rin. Mabilis niya na itong kinuha saka inihiga na ang kapatid sa kama. Namumula siya sa iya ngunit hindi niya iyon pinahalata sa lalaki. Huwag kang mag-alala, last na to. Hindi ka naaabalahin pa ng kapatid ko. Pinilit ngumiti ni Jana upang pagtakpan ang iya tungkol sa nangyari kani-kanila lang. It's okay, he's not bothering me. Ang totoo kasi, I'm only son. Kaya ganoon na lang siguro ang kasabikan ko sa mga bata. Anito, na naupo pa sa gilid ng kama nila. Muling napaya sa sarili si Jana. Ang akala pa naman niya ay mabait ito sa mga kapatid dahil gusto nitong magpa-good shot sa kanya. Natawa na lang siya sa naisip. Hindi na talaga maganda ang nangyari sa kanya. Masyado siya nag-assume. Talagang kailangan nilang umalis sa bahay na iyon kundi ay baka tuluyan na siyang maloka sa pag-a-assume. Thank you nga pala sa lahat, Sin. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Hindi mo kami kilala pero hindi ka na dalawang isip na patirahin kami dito sa bahay mo. Kaso masyado mong na-spoil ang kapatid ko. Baka pag-alis namin dito, hanap-hanapin ka niya. Natatawa niyang wika sa huling tinuran. Ha? Aalis? At sino may sabing aalis kayo dito? You can stay here anytime you want. Gusto niyang isipin na nagpapatawa lang ang lalaki. Hindi naman kasi pwedeng habang buhay ay nasa bahay sila ng lalaki. May girlfriend ito at balang araw ay magpapakasal ang dalawa at magkakaanak. Hindi na, no. Pag sumweldo ako, aalis na rin kami. Ayokong abusuin naman ang kabaitan mo. Ha? At saan kayo titira? Sino bababantay sa mga kapatid mo? Pag nasa trabaho ka, masave sila dito dahil nandito ang mga katulong para magbantay sa kanila. Hindi kagad siya nakaimik. Bakit kaya ganoon na lang ito ka-OA sa pag-aalala para sa kanila? Hindi niya ganap na kilala ang pagkatao nito. Ngunit sino nga ba talaga ang misteryosong lalaki na ito? Dinaig pang isang kamag-anak sa pag-aalala. Hindi na siya nagsalita pa ngunit buo na talaga ang pasya niya na umalis sila, hindi dahil sa iya kundi dahil sa katotohanang umiibig na siya sa lalaking napakalayo ng agwat ng pamumuhay sa kanya. Sa ilang araw pa na lumipas ay ramdam ni Jana ang tuluyang pagkahulog ng loob sa lalaki. Kahit paglabanan niya ay talagang mapilit ang puso niya. Sa tuwing napapadaan ito sa pwesto niya ay hindi maiwasang panoorin niya ito mula sa malayo. Tila ba bawat galaw ng lalaki ay iba yung kilig at saya naman ang hatid niyon sa kanyang puso. Madalas din itong kasama ang nobyang si Misty na minsan pa nga ay nagawa pang ipakilala sa kanya. Nagawa na rin itong isama ang nobya sa mansyon. Kaya naman hindi na siya makapaghintay na makaalis na kung hindi ay tuluyan ang sasabog ang dibdib niya sa labis na selos. Sis, kamusta ka na? Bungod sa kanya na Alicia nang kontakin niya ito para makipagkita. Mabuti lang at naisip niya ang contact number nito saka tinawagan gamit ang telepono sa mansyon. Sorry talaga sis ha, hindi ko alaing mangyayari iyon. Lokong matanda iyon. Makunat na nga sinungaling pa. Muntik na akong makulong dahil sa ginawa niya. Nakakainis. Nahiyang napatingin sa paligid si Jana. Sa lakas ng boses ng kaibigan na ayaw magpaawat sa kakasalita at paghingi ng sorry sa kanya. Asan ang mga bata? Huwag mong sabihin sa ilalim ng tulay mo na naman sila pinatira. Diyos ko, may kinakain pa ba kayo?
Baka nangangalakal ka na lang ng basura, sis, para may maipakain sa kanila. Naiiyak na bulas ng kaibigan. Kumalma ka na nga, mukha ba akong nangangalakal ng basura sa itsura ko ha? Natahimik ang kaibigan saka siya pinagmasdan mula ulo hanggang pa. Sa kanito, natutop ang bibig. Ah, huwag mong sabihin, pinasok mo na rin ang pagiging. Sira ka talaga, mali ka nang iniisip. Nagtatrabaho ako sa resort bilang front desk. Kinuwento niya sa kaibigan ang mga pangyari ngunit hindi niya dinitali pa ang lahat dahil ayaw niya nang humaba pang usapan. Nakipagkita lang naman siya dito para magpatulong maghanap ng bahay na malilipatan nila dahil desidido na talaga siya na umalis ng mansyon. Samantala, laman ng opisina si Sina habang hawak ang kanyang cellphone. Nang bumukas ang pinto, "Sir, nasa resort na po sina Mr. Dominguez at Mr. Ramirez. Kayo na lang po ang hinihintay para sa meeting." Pakisabi papunta na ako. Aniya, habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa cellphone. Sa tagal na panonood sa video ay hindi siya nagsasawang ulit-ulitin iyon. Naaaliw pa rin siya at namamangha sa babaeng animoy isang Amazona sa katapangan. Sakay siya ng kotse habang nangingiti na nakatanaw lang sa labas papuntang resort. Ang totoo ay pwede niya namang isagawa ang meeting nila sa upis niya ngunit pinili niya sa resort. Nakakagaan kasi ng kalooban ang tanawin doon at syempre para makita na rin ang dalaga. Pakiramdam niya ay natatangay na rin siya sa usap-usapan na di umano ay nililigawan niya si Jana. Ngunit nasa denial stage pa rin siya. Espesyal na kaibigan lang talaga si Jana para sa kanya. Mabilis na siyang bumaba, kasunod si Mang Philip at sabik na pumunta sa lobby front desk upang muling makita ang dalaga. Nang mapahinto siya nang matanaw ang kinaroroon ng babae. Abala ito habang kausap ang isang lalaking customer kaya hindi siya nito napansin. Nangunot pa ang noon niya nang mapansin ang magandang ngiti ni Jana. Noon ay nakipagbiruan sa kausap na lalaki. "Sin, kanina pa sila naghintay sa iyo, tara na." Ani ni Mang Philip nang tinutukoy ang kamiting niya na nakapuesto sa di kalayuan. "Sorry for waiting," ani ni Sin na makalapit sa dalawang kapwa negosyante. "We almost arrived so it's okay." Anang matanda, saka nagsimula na mag-discuss. Halos wala namang maintindihan si Sin sa sinabi ng kamiting dahil nakatoon ang atensyon niya kay Jana na noon ay kausap pa rin ang lalaki. "Close na sila?" ani ni Sin sa sarili. Hindi niya mitago ang inis lalo't napapansin niya ang tila pag-iwas sa kanya ni Jana. Naging mailap na ito na hindi siya magawang tignan ng diretso. Pero sa lalaking kausap ay halos makita na ang kabuuan ng gilagit sa lapad ng ngiti. Grabe, nagpapakyut ba siya sa lalaking yon? May kung ano siyang naramdaman na hindi niya may paliwanag habang nakatanaw pa rin dito. Tuluyan na siyang nawala sa mood ng mga oras na yon at wala na ring partisipasyon sa naging meeting nila. Kinagabihan ay hindi kaagad siya umalis ng resort. Hintay niya si Jana para sabay silang umuwi ng mansyon. Nagulat pang dalaga nang pinahinto niya kay Mang Philip ang kotse sa tapat nito. "Sakay na, aniya," habang matiim na nakatitig sa dalaga. "Hindi na, may dadaanan pa kasi ako." Anito, bumaba siya sa kotse at hinila na ang nagulat pang dalaga na hindi na nakatutol. Wala silang kibuan habang parehong nakapuesto sa backseat. Habang pasulap-sulyap lang ang matanda sa kanila mula sa rearview mirror na tila nakikiramdam din sa kakaibang ikinikilos niya kanina pa. Ilang sandali pa ay napapailing na lang ang matanda habang napapabuntong hininga. "Saan mo ba balak pumunta ng ganitong oras?" Maya-maya ay tanong ni Sin kay Jana na noon ay nakatanaw lang sa labas ng bintana. Naiinis na talaga siya sa pag-iwas nito sa kanya. Gusto niya mag-usisa tungkol sa ikinikilos nito. Ngunit alam niyang wala naman siyang pakialam dahil wala naman silang relasyon. "Gusto ko lang puntahan iyong bahay na nililipatan namin ng mga kapatid ko." Napatiimbag ang si Sin kung ganun pala ay itutuloy nito ang plano na umalis sa mansyon. Gusto niya magalit ngunit ano namang karapatan niya para pigilan ito. "I told you na hindi niyo na kailangang umalis," tangi na sabit niya. "Salamat na lang pero kailangan naming tumayo sa mga sarili naming mga paa." Nagsisimula na talaga siyang mapikon sa ikinikilos ng dalaga na hindi man lang magawang lumingon sa kanya na parabang ang pangit-pangit niya. Samantalang kanina ay panay ang pagpapakyut nito sa lalaking customer sa lapad ng ngiti. "Aalisin na kita sa pagiging front desk," aniya na mabilis na nagpalingon sa babae. Ano? Tatanggalin mo ako sa trabaho? Pero bakit?
May nagawa ba akong kapalpakan? Namimilog ang mata ni Jana nang mapatingin sa kanya. Bakas ang takot at pagkadismaya sa itsura nito. Nangiting na patitig si Sin sa maamo nitong mukha na sa wakas ay nagawa ring tumingin sa kanya. No, actually, you did very well kaya naisipan kong ilagay ka na lang sa mismong office ko. Ano ni Sin na lalong ikinagulat ni Jana? Ha? Sa office mo? Ano namang gagawin ko doon? Alam mo namang wala akong pinag-aralan, di ba? Wala akong alam sa mga office work. Hindi kagad siya nakasagot at matamang nag-isip ano nga bang magagawa ni Jana sa office niya. Ayon sa dalaga ay ni hindi man lang ito nakapagtapos ng high school. Kahit ano pwede mong gawin sa office ko. Pwede mo akong ipagtimpla ng kape, ganun lang. Ha? Tagatimpla ng kape lang ang gagawin ko? Gulat na tugon ng dalaga. Ang totoo ay ayaw niya na talagang ibalik si Jana sa pagiging apprentice. Katuwiran niya ay hindi lang ito makakapagpuko sa trabaho dahil magpapakyot lang ito sa mga kalalakihan. Nangiting na kamasid lang si Mang Philip sa kanila na tila nababasa nito ang ikinikilos niya at ang gusto niya mangyari. Ganun lang kasimple, tagatimpla lang ako ng kapi mo? Di pa rin makapaniwalang tanong ni Jana. Maya maya ay naisip ni Sin na marami nga rin palang gwapong lalaki sa main office nila. Kinagbago na naman ang isip niya. Hindi pala nagbago ng isip ko. Huwag ka na sa office, sa bahay ka na lang magtrabaho bilang personal maid ko. Hindi na kaimik si Jana at napakurap-kurap pa ito na napatitig sa kanya. Bakit, ayaw mo ba? Huwag kang mag-alala, mas malaki ang sweldo mo. Ang tanging gagawin mo lang ay gisingin ako sa umaga at ipagluto ako ng food. Iyon lang ang gaan, di ba? No need na umalis kayo sa bahay at maalagaan mo pa ang mga kapatid mo. Napansin niya na nakuyom ni Jana ang kamao kaya kinabahan siya. Baka nagalit ito dahil mula sa pagiging front desk ay naging katulong na lang ito. Hindi niya tuloy alam kung paano pa magpapaliwanag sa babae. Mali ka nang iniisip, I mean all you have to do is wake me up and cook for me. Hindi ka maglilinis ng bahay o maglalaba o kahit ano paman. Natataranta niyang paliwanag sa galit niya ang babae habang nakatitig sa nakakuyom nitong kamao. Baka kasi umiral ang pagiging amasona nito. At bigla na lang siyang suntukin, eh, hindi naman ako nagre-reklamo sa magiging trabaho ko. Ayos lang kahit ano basta meron. Ani ni Jana na muling napatingin sa labas. Nalilito lang ako kung bakit mo ito ginagawa. Bakit pinapagaan mo ang lahat ng bagay para sa aming magkakapatid? Bakit ang bait mo sa amin? Sino ka ba talaga? Nagkatinginan sila namang Philip. Napatangot-tangong matanda. Sinyalis na dapat ay aminin niya na. Saktong nakarating na sila sa mansyon kaya napagsolo na sila ng babae. I'm sorry kung hindi ko agad naamin sa iyo, Jana. Kung sino ba talaga ako? Ang totoo, naghahanap lang talaga ako ng tamang tiempo na magpakilala at aminin kung sino ba talaga ako. Aniya, habang titig na titig sa napapalunok na babae, maya maya ay lalang lumapit ang dalaga at tila nangangarap na nakatitig sa kanya. Maluwa-luwa ang mata nito na talagang ipinagtaka niya. Lalo nang hawakan ng dalaga ang pisngi niya. Ibig mong sabihin, tatama ako na isa kang anghel na pinadala ng magulang namin para bantayan kami? Isa kang guardian angel? Gusto niyang matawas sa narinig. Alam kong gwapo ako pero hindi ako anghel. Okay, hindi ka anghel? Anghel sa kagwapuan, oo. But not totally an angel. Nangiti niyang tugon at bago pa kung saan mapunta ang usapan, ay inilabas niya na ang cellphone at ipinakita ang isang video sa dalaga. Nagtataka man ay pinanood ito ni Jana. Isang saglit pa ay nanlaki ang mata nito na tila hindi makapaniwala. Ako yung nasa video na binubugbog ng mga lalaki. And luckily isang babaeng amasona ang biglang dumating para iligtas ang buhay ko. At ikaw yun, Jana, naaalala mo? Ikaw ang lalaking iyon? Yung halos wala ng buhay na dinala namin sa ospital? Nangingiting na patango-tango lang siya sa tanong ni Jana. Halos hindi naman na iyon mapaniwalaan ni Jana. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat na nangyari. Kaya pala marami ng alam si Sin tungkol sa kanya. At ayon pa dito ay matagal itong nakasubaybay. Nabanggit din ito na ang lalaki ang bumili ng lahat ng tinda niyang basahan. Kaya pala nararamdaman niya noon pa man ay tila may nakamasid na sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanya bilang Amazona girl ay inakala niyang bahagi lang ng pang-asar sa kanya na lalaki. Kung ganon ay mali ang naging hinala niya.
Tinutulungan pala siya ng lalaki hindi dahil may gusto ito sa kanya, kundi dahil malaki ang utang na loob nito. Hindi alam ni Jana kung matutuwa ba siya sa nalaman o lalang madidismaya. Hiyang-hiya siya sa sarili, kaya wala sa loob na tinalikuran niya na ito. Ngunit sinundan siya ni Sin at mabilis na hinila sa kamay. "Wait, Jana, wala ka bang sasabihin?" Mabilis na binawi ang kamay. Kailangan niya nang mag-impake ng gamit at bukas din ay aalis na sila. "Anong problema? Galit ka ba?" Nagtatakang tanong ng lalaki sa ikinikilos niya. "Oo, galit ako." Bulyaw niya sa nagulat na lalaki. "Alam mo ba kung ano ang naging epekto sa akin sa kabutiang pinapakita mo? Sana noon pa lang sinabi mo na para hindi na ako umasa na ginagawa mo iyon dahil gusto mo ako. Ang tanga-tanga ko." Aniya na halas miyak na. Hindi naman nakasagot pa si Sina tila nang tulos na sa pagkakatayo. "Pero sino ba naman ako para magustuhan mo? Niwala nga ako sa kalingkingan ng girlfriend mo eh." Mapait siyang napangiti nang maalala si Misty. "Girlfriend?" Ulit pa ng lalaki. "Girlfriend mo si Misty, di ba? Kaya palagi siyang nasa resort at laging nakapulupot sa'yo." Asik niya na punong-puno ng pagsiselos. "At ang masaklap nito, nahulog ang loob ko sa lalaking nagligtas sa amin ng mga kapatid ko. Tama ka nang narinig, mahal nga kita Sin, kasi pinaasa mo ako." Punong-puno ng hinanakit niyang sambit. "Kaya ba iniiwasan mo ako nitong mga nakarang araw? Dahil nagsiselos ka kay Misty at may gusto ka sa akin?" Nangingiting tugon ng lalaki. "Oo, paulit-ulit ha, anli lang." Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki na ikinainis niya. "Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Ang yabang, papul ka kasi, paasa o. Oh. Ayan na ang cellphone mo, saksak mo sa baga mo." Hindi na hinintay pa ni Jana ang sagot ni Sin at mabilis niya na itong iniwan. Hindi niya na rin napigilan ang luha na naglandas sa magkabila niyang pisngi. Mabilis na rin siyang nag-impake ng mga gamit para bukas ay makaalis na sila. Siguro ay babalik na lang siya sa pagiging kargador o pagtitinda ng mga basahan kahit paano naman ay nakakain sila. Nang magising siya kinabukasan ay napansin niya na wala ang mga kapatid niya sa higaan. Kagad siyang lumabas ng kwarto para hanapin naman ito. Malayo pa lang ay dinig niya na ang boses ng mga kapatid. Naliligo sa pool habang nasa lamesa naman si Sin. At ang masaklap pa nito ay naroon din si Misty. Napairap siya dahil mukhang nananadya pa ang lalaki. Nasaktan ang kalooban niya. Tatalikod na sana siya para bumalik sa kwarto. Nang tawagin ni Misty ang pangalan niya, kaya dahan-dahan siyang napalingon. Hindi na siya nakatanggi nang hilahin siya nito. Napatingin siya ng matalim kay Sin na noon ay nangingiti na tila nangiinis pa, kaya inirap pa niya ito. "Hindi pa pala ako formal na nakakapagpakilala sa iyo, Jana." "Oo, alam ko ikaw si Misty, paulit-ulit lang." Aniya sa sarili. "I'm Misty Sins, one and only pretty cousin." Anito, nakinamayan pa siya. Natulala siya at hindi makapaniwala sa narinig. Kung ganun ay pinsan lang pala nito ang pinagseselosan. Napatingin siya kay Sin na kumindat pa sa kanya. "I'm here kasi magpapaalam na ako, babalik na ako sa US. Isa pa, ayokong makasira sa magiging love life ng pinsan ko." Anito saka tumingin kay Sin nang makahulugan. "Until now kasi hindi niya pa rin magawang umamin sa babaeng nagugustuhan niya. Ngayon ko lang nalamang torpe pala ang pinsan kong iyan." "Hoy, ang daldal mo," natatawang saway ni Sin. "Hindi ko kasi alam kung paano aamin, lalo pa ngayon galit siya sa akin." Ani ni Sin habang nakatitig sa kanya, kaya kagad naman siyang pinamulahan ng pisngi. "Eh ikaw kasi no, paasa at papulga." Pangaasar pa rin ni Misty kay Sin. "Oh by the way, I have to go na, baka maiwan pa ako ng flight. Dumaan lang ako dito to say goodbye." Yumakap si Misty sa kanya at may ibinulong sa kanya. "Huwag mo nang pahirapan ang kasin ko ha, sagutin mo na agad." "Haha?" Hindi na siya tinugon ng babae at tumalikod na ito. "Bye guys and good luck." Hindi mapaniwalaan ni Jana ang lahat ng iyon habang nakatanaw sa papalayong dalaga. Pigil niya ang paghinga na makitang papalapit sa kanya si Sin. "Pasensya ka na sa pagiging naughty ng pinsan ko ha." Hindi kagad nakatugon si Jana. Nahiya siya. Nagdrama pa naman siya kagabi sa pag-akalang girlfriend ito na lalaki. Hindi niya alam pero daig pa niya ang lasing dahil sa mga inamin niya sa binata. "Bakit hindi mo sinabing pinsan mo lang siya?"
nainis niyang tanong sa lalaki. Nagtanong ka ba? Nagselos ka kasi agad? Nakakainis ka? Inirap pa niyang lalaki. Pero love mo, wala nang bawian ha. Natawa siya dahil sa labis na pagkapahiya. Hindi niya alam ang ikilos sa lalaking tuluyan ang bumiyag sa puso niya. But now I want to be honest with you, Jana. I'm falling for you. Mahal na kita. Seryoso na wika ng lalaki. Ha? Ha? Hoy, baka nabibigla ka lang. Baka dahil lang sa utang na loob kaya mo nasasabi iyan. Halos mautal niyang wika. No, I'm not. I'm sure with my feelings. And I hope you will hire me as soon as possible. At sinisiguro kong hindi fake ang mga documents ko. Hired para saan? Natatawa niyang tanong sa mga pinagsasabi ng binata. As your husband. Hala, husband agad? Nanlalaki ang mamatang bulalas niya. Don't tell me. Magpapakipot ka pa. Will you be my wife, my Amazona girl? Napangiti siya. Nakikita niya naman na seryoso ang lalaki. Tatanggi pa ba siya? Bago pa siya magsalita, ay niyakap na agad siya ng lalaki. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa, Jana. You are mine now. Bulong pa ng lalaki na nagpaluwa sa kanya saka gumanti na rin ng yakap. Hindi niya lubos maisip na ang nangyari ng gabing iyon, ang pagligtas niya sa lalaki ay magpapabago pala ng kanilang buhay. Ilang buwan pang lumipas matapos ang preparations ng kasal nila ni Sin ay matatagpuan nilang isa't isa sa harap ng altar habang magkahawak kamay. Bakas sa mga mukha nila ang labis na kaligayahan. Handang-handa na sila na harapin ang panibagong buhay kapiling ang isa't isa. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento.